Charming and adorable, dyan nakilala ang child actress noon na si Xyriel Manabat dahil sa kanyang kakyutan at dahil ang galing niyang umarte. Marami na rin siyang teleserye na pinagbidahan noon. Ngayon na siya ay ganap ng dalaga. Aba, ang daming humanga sa kanyang beautiful transformation. Pero bakit ang daming nagbabash ngayon sa kanya? Paano niya hinaharap ang napakaraming below the belt na komento? Mula sa cute, eto na ngayon at ipinakikilala namin, Xyriel the Fierce. Dalaga na si Ana Malanastas. Ganda mo naman, girl, Lodi. Oh my, my kind of fashion. Hello, kang transformation. It, girl. Shock and awe. Ang pagbabalik sa limelight ng sikat na child star na si Xyriel Manabat. Nagkagulo ang online world sa nakitang transformation ng 16 anyos na teen actress. Libo-libong likes at daan-daang nagbabangga ang komento ang naglabasan sa Instagram ng dating child actress. So, Xyriel, sa pagiging isang child star talaga dati, nagulat na lang ang marami nung nakikita ka na lang all over social media na talagang dalagita na, 16 years old ka na, anong mga pagbabago sa buhay mo ngayon? From child star to teenager. Siguro po sobrang dami po. Kasi dati po, nung child star po ako, sobrang naglalaro lang po ako. Kasi yung mga ginagawa ko po sa taping, laro-laro lang. And ngayon po, mas nagiging aware na po ako sa nangyayari sa totoong mundo. And mas nag-explore po ako, nagiging independent, and marami na po ako natututunan sa experience po na wala pong halong industries or showbiz po, ganyan. Eye-catching ang mga IG post ni Xyriel. Mula sa mix and match ng top to bottom, high engagement rin ang kanyang post like a model photos. Aba, talaga naman. Eh kasi naman, yung makikita nila online, ano, napaka-sexy mo. At saka ang fashion sense mo talaga. May nagtuturo ba sa pagbibihis, sa mga posing, ganyan? Laman ka na kasi ng social media. Hindi po talaga ako fashionista eh. Hindi po ako mabihis. Kasi pag lumalabas po ako, yung mga tao po sa paligid ko, alam po talaga nila baduy po ako pumorma. Siguro po ngayong quarantine, naging creative lang po ako na mag-explore, mag-try and error po dun sa mga sinusuot ko. Sobra ka naman, baduy. Sino naman ang nagsabi na baduy ka? Yung mga sa paligid ko po, tsaka ako din po, nakikita ko po eh. Wala po talaga. Parang may masuot lang po na komportable ako. Gora na po umalis. Pero kung may mga natuwa sa IG stories ng dating child star, meron din namang taas kilay ng mga basher. Maraming humahanga talaga sa iyo. Isa na ako doon. And, pero hindi natin maiwasan. Pag merong mga nagbabash sa iyo, mga nagne-negatron, anong style mo sa kanila? Kahit po public figure ako, I deserve respect po. And yung mga pangbabash po nila, sana po alam po nila na hindi naman po nila ikaaangat ang pagbababa po sa kapwa. Ang ginagawa ko po ngayon, yung iba tinatawanan, yung iba po kapag below the belt na, ina-actionan po. Ganun lang po. Pag-amin ni Xyriel, mabigat ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Ano ba ang pinakamasakit na nasabi na sa'yo? Meron pong mga tao na hindi ko po alam bakit, pero ini-edit po nila yung picture ko na nilalagyan po ng kamay or nung picture nila, tapos i-edit po sa katabi ko or ganyan. And meron din pong iba na nilalagyan po ng optical illusion yung private parts ko po or yung chest ko po, tapos gagawin pong katatawanan. Tapos alam niyo po yun, parang sobra na po yun eh. Hindi na lang po yun bashings eh. Sexual harassment na po yun. And yun po yung isa sa pinakamasakit kasi first time ko po yun and hindi ko po alam bakit po deserve ng tao na maganon sila. Sinabi mo na ina-actionan mo yung iba. So, meron ka na bang hinabla o inireklamo legally? Silently po, yung team po namin is helping me po to file a legal case dun po sa mga nasa sexual harass po. Sa kabila ng mga negatibong salita na ibinabato sa kanya, hindi niya nakakalimutan ang mga natutunan sa loob ng kanilang tahanan. Hindi
hindi ko naman po sila sinasagot ng bastos na way or ng palengkera na way po. Ang ginagawa ko po, sinasagot ko po sila in my politest way na kaya ko po. Sinasabi ko po na kahit kailan hindi po dapat nila i-normalize yung pangbabastos sa kapwa. And wala po yun sa suot, wala po yun sa damit, wala po yun sa pagpo-post ko, wala po yun sa estado ng buhay ko na public figure ako. So, dapat po aware ako na may mga manyak. Hindi po ganun kasi wala pong mababastos kung wala pong madudumi ang utak. At wala rin pong mababastos kung hindi po madudumi yung isip nila. Ate sa tatlong magkakapatid si Xyriel. Kaya ganun na lang ang suporta ng kanyang mga magulang sa Teen Star. Ano sabi ng family mo? Nung una po, ang inagawa po nila para nag-act normal po, para hindi po sila makadagdag po sa stress. Kasi para nga po hindi ko po, alam niyo po yan, hindi ko po ma-adapt lahat po ng negativity sa paligid. Kumbaga, chini-cheer up po nila ako in a way. Strong ka ba talaga? Talagang makikang strong character, parang hindi ikaw yung mahihiya o mangingimi o pwede i-bully. Nakalakihan ko po kasi nakapag po alam ko pong ako po yung nasa tama or wala po akong ginagawang mali. Hindi ko po hinahayaan na isa-step down po nila ako for all my past or sa kaya at hindi ko po kayang gawin. My name is Shay. I'm good friends and I'm don't old. Bata pa lang, palaban na si Xyriel. Kahit hindi boto ang kanyang tatay na siya'y mag-artista, naging desidido pa rin ang bata sa kanyang pangarap. At katuwang niya sa pagtupad nito ang kanyang nanay. Yung family po namin is hindi po perfect. So hindi ko po masasabi na most of my support system po is from them. But syempre po, sila po yung foundation kung bakit po naging ganito po akong klase na katatag na babae na kaya po mag-speak up. Ang pusong palaban ni Xyriel bata pa lang. Para sa pamilya, ang naging tuntungan niya upang makarating sa kanyang kasikatan. Kinapitan ng mga Pinoy ang mga karakter na ginampanan niya sa mga teleserye. Gaya ni na Agwa at Bendita sa teleseryeng Agwa Bendita. At ang young version ni Ana Manalastas sa 100 Days to Heaven. And so, I know my rock. Nag-start po ako na batang nangangarap at nagpupumilit po talaga na ipaglaban ko po yung gusto ko po maging simula nung bata po ako. So yun po, nag-start po talaga ako as extra and wala rin po talaga kaming ganun ka budget para po sustentuhan po yung mga needs ko po para sa pag-aartista. So yung puhunan po talaga namin is yung tiwala po ng family ko sa akin. Pero sa kabila ng makulay niyang karera noon, nagdesisyon ng child actress na pansamantalang iwan ang showbiz na naging playground ng kanyang kabataan para pagtuunan ng kanyang pag-aaral. With a fierce heart, inaabot ngayon ni Xyriel ang bagong karerang pangarap niya sa sarili at pamilya. Gusto ko pong mag-flight stewardess kasi hindi po qualified yung height. Pareho so, tayo. Opo. So, naging civil engineer po yung parang naging dream ko po ngayon. Ah, maging engineer? Opo. Wow! Ang galing, magaling ka siguro sa mathematics. Hindi po ako magaling. Ah, nacha-challenge lang po ako sa math. Kaya parang masarap po lalong i-push po yung sarili ko. Gusto din niyang bigyan ng lakas ng loob ang mga tulad niya na nakakatanggap din ng below the belt ng mga komento. Siguro po dun sa mga kagaya ko po na meron pong pangalang inaalagaan or meron pong public figure din po, huwag po silang mahihiya, huwag po silang matatakot na gamitin yung platform na meron po sila para po i-aware po yung mga tao. Hindi po para bastusin din po pabalik yung mga nababasa sa kanila, pero i-aware po yung tao at alamin po nila na meron po silang say dun po sa mga ganong bagay at meron pong action po na haharapin yung mga ganong klase ng tao. At dun po sa mga kagaya ko pong nababastos na wala naman pong kakayahan para magsalita or hindi po napakikinggan.
Sana po wag po kayong mananahimik hanggat alam niyo po na yung pinaglalaban niyo po ay tama. Wag po kayong mag-alala dahil hindi po kayo nag-iisa. At marami po kayong kakampi, so wag na wag po kayong matatakot mag-voice out at ipagtanggol yung sarili. Magaling na bata ito. Oh, salamat. Tinuruan po. Ah, ikaw lang yan? Lahat yan ikaw lang? Oh, siguro opo. Oh, parang syempre po kapag po nasa industry ka po ng showbiz, maaga ka pong magmamature eh. Marami pong matututunan po talaga sa experience. Si Xyriel Manabat, ang dating child star, ngayon palaban na teen star. Buo ang loob na haharap sa mga bagong hamon ng kanyang buhay. Thank you po. God bless po. Oh!